Good day mga kapikaming, meron nga bang problema kapag ginawa mong hybrid ang mountain bike? Yan po ang pag-usapan natin sa short video na to. Bagong lahat, shoutout muna po sa ating mga kapwa content creators at subscribers na sina Patchulito, Corocan MTB California, Carlo Biker Brad, Kasamang Kadyo, Mufats Vlogs, James Leopold Antonio, at Ray Bisikleta. Sa mga nice mong pa-shoutout, comment lang po below at sabihin nyo na gusto nyo pa-shoutout. And you can also message me sa aking Facebook page, Becoming Ciclista. May maliit na pagtatalo ngayon sa daigdig ng Philippine cycling sa social media, ang pag-convert ng mountain bike into hybrid. Bakit nilalagyan ng rigid fork ang MTB? Bakit nyo nilalagyan ng skinny tires ang MTB? Bakit hindi na lang kayo mag-road bike? Una sa lahat, ano bang karaniwang hybrid mountain bike na makikita natin? Ito ay mountain bike na nilagyan ng rigid fork at ang gulong ay pinalitan ng skinny tires na slick o semi-slick. Katulad nitong bisikleta ko. At bisikleta ng marami pang iba. Ang mga nag-raise up ng issue sa pag-convert ng MTB into hybrid ay nababansag ang mga purists. Ang mga purists ay ang mga tao na hindi makapayag na mabago ang design ng bike as originally assembled or designed sa original na intention. They find it strange na bakit namin binabago ang design taliwas sa original intention. Ang sagot ng mga non-purists dyan ay, their bike, their choice. O nga naman, bike nila yan. Walang basagan ng trip. Bakit pakikailaman? Pero meron nga bang totoong concern sa mga hybrid MTB? Kung isipin mabuti, hindi nga ba mali na baguhin ang disenyo ng isang bagay as originally intended? Hindi ba kailangan nating irespeto ang design ng mga bike engineers? Ang common na makikita natin na hybrid ay XC mountain bike na kinabitan ng rigid fork at nilagyan ng skinny tires. Katulad nito. Ang ganda, di ba? Ang mga ito ay 29er mountain bikes na nilagyan ng rigid fork at skinny tires. Pero meron nga bang nakakabahalang concern sa mga ganitong hybrid mountain bikes? Dahil talaga na bago ang geometry ng bike. Pero pagmasdan ninyo mabuti. Kung matalas ang inyong mga mata, mapapansin ninyo na napakababa na ng bottom bracket ng mga bisikletang ito. Ang mga owners nito ay talagang namumroblema sa pedal strike. Yung bang sumasayad yung pedal habang ikaw ay pumipedal. Lalo na kapag lumiliko sa mga sharp turns. O kaya sumasayad sa mga humps habang pumipedal. Hindi ko alam kung gaano kataas ang bottom bracket ng mga ito originally. Pero I'm sure, mas mataas ito dati noong makapal pa ang gulong nito at naka-suspension fork pa. Kumuha po ako ng picture ng isang 29er XC mountain bike at sinubukan kong lagyan ng rigid fork at skinny tires na 700x35C gamit ang Photoshop. Heto na siya ngayon. Ikumpara natin ang heights ng bottom bracket before and after. Sa tansya ko, mga 3 inches ang ibinaba ng bottom bracket ng bike nito. Although, hindi naman siguro lahat ng 29er na ginawang hybrid ay 3 inches ang ibababa ng bottom bracket. But most of them ay ganyan talaga ang ibababa. Kung ganito ang bike ninyo, kailangan ninyong mag-ingat sa mga sharp turns. Dapat nakataas ang pedal nyo kung saang side kayo liliko at huwag munang pe-pedal kapag lumiliko sa mga sharp turns. Iwasan ding dumaan sa mga uneven roads hanggat maaari dahil pwede kang mag-pedal strike kapag pumipedal ka. Yes, may problema talaga ang 29er MTB kapag nilagyan ng rigid fork at skinny tires. Kung gusto niyo pa rin gawing hybrid ang 29er MTB, lagyan niyo lang ito ng matabang slick tires, at least 700x45C, at hayaan mo na lang na naka-suspension fork. Or, lagyan mo ng 29er na rigid fork at hayaan mo na lang na mataba ang gulong. Mas maganda pang tignan. Or wag mo na lang kayang pakialaman. Suggestion ko lang naman yan, ikaw pa rin ang masusunod. Pero kung gusto mo talaga ng hybrid MTB at 29er ang frame mo, iswap mo na lang with 26er frame or 27.5 na frame. I'm sure maraming kabadyak ang willing na makipag-swap sa'yo. Ito ang aking hybrid mountain bike. Titingnan mo ang kanyang bottom bracket. Medyo mataas siya kumpara sa ibang mga mountain bikes. Kahit nga ikumpara mo ito sa mga 29er mountain bike na naka-suspension fork, mas mataas pa rin ang bottom bracket nito. Ang gulong nito ay 700x35C. Natanong niyo siguro kung bakit hybrid mountain bike siya, pero mas tumaas pa ang kanyang bottom bracket, kaya malayo sa pedal strike. Kasi po, ang frame nito ay 26er. Originally, itong SGM 26er na ito ay syempre naka 26er MTB tires na naka suspension fork. At syempre, tamang-tama lang ang height ng bottom bracket noon ayon sa original na intention.
Pero dahil kinabitan ko ito ng Universal Rigid Fork na kasya kahit 29er MTB tire, plus nilagyan ko pa ng 700x35 Sino wheelset na higit na mas malaki kaysa 26er MTB tire, mas lalo pang tumaas ang bottom bracket niya, kaya mas lalong malayo sa pedal strike. So masasabi ko, kung mag-assemble kayo ng hybrid mountain bike, it is best na gamitin ang 26er mountain bike frame dahil magiging mataas pa rin ang bottom bracket. Tingnan natin yung clearance ng gulong sa frame. Ito yung allowance niya sa seat stay. So meron ko siyang, ang kanyang allowance ay mga 6mm pa. Ganun din yung allowance sa kabila. Mga ganun din, 5 to 6mm. Malaki pa siya. So kung gagamitan ko ito ng 700x38C, kakayanit pa. Lalo na rito sa fork. Malaki pang allowance. Pwede nga ang normal 29er tires dito. So kung gusto nyo ng hybrid MTB na merong 700x40C na tires or 5C, 47C, it's best na gumamit na lang ng 27.5 na MTB frame. Kailangan nyo nang gumamit ng 27.5 na frame dahil hindi na po kakayanin ng 26er na frame ang 40C pataas na tire. Dahil itong ang 35C, tama-tama lang yung allowance. So ang pinaka-limit nito is 38C. So kung 40C ang gusto nyo na tire, kailangan 27.5 na ang gamitin yung frame. Pero yung gagamitin yung fork, dapat 29er pa rin or universal. Sa ganun, hindi pa rin maging mababa yung bottom bracket as originally intended sa 27.5 na mountain bike. Pero bakit nga ba kailangan baguhin pa? Sinadya namin ang mga pagbabagong ito dahil gusto naming pabilisin o maging magaang ipadyak ang aming mga bisikleta. Total, simentadong kalsada lang naman ang madalas naming binabagtas. So hanggang dito na lang po. Sana po yung may natutunan kayo sa video na to. This becomes Ciclista. Please subscribe.